Ang Marso ay buwan ng colorectal cancer awareness. Kaya ngayong araw na ito, ako si Dr. Maria Ana Chinhen Tolentino, isang gastroenterologist, ay magbabahagi sa inyo tungkol sa colorectal cancer screening. Ano ang colorectal cancer? Ang colorectal cancer ay isang sakit kung saan may tumor o bukol na cancer sa anumang bahagi ng malaking bituka at tumbong. Base sa Philippine statistics, ito ang pinakapangkaraniwang cancer ng digestive tract or sistema ng pantunaw. Ito rin ang ikalima sa mga cancer ng mga kalalakihan at kababaihan sa Pilipinas. At sa United States, ito ay ikatlo sa pinakapangkaraniwang cancer sa mga kalalakihan at kababaihan, gayong isa ito sa pinakamaiiwasang klase ng cancer. Ano ang mga problema sa ating kalusugan na maaaring maging dahilan upang tayo ay magkaroon ng colorectal cancer? Edad. Ang mga taong may edad na 50 pataas ay maaari nang magkaroon ng mga polyps o maagang colorectal cancer. Kaya naman ang CRC screening ay manarapat sa mga may edad na 50 pataas. Sa Estados Unidos, tumataas ang porsyento ng CRC sa mga taong may edad na 50 pababa. Kaya naman, ang American College of Gastroenterology ay nagbago ng mungkahi na ibaba ang rekomendasyon ng edad na mag-undergo ng CRC screening. Ito ay edad na 45 pataas. Ang iba pang mga bagay na maaaring magdulot ng colorectal cancer screening ay ang lalaki ang kasarian, sobra sa timbang o mataas na BMI, paninigarilyo, madalas na pagkain ng karne, pag-inom ng alak, kakulangan sa ehersisyo, at ang pagkakaroon ng mga kapamilya na may sakit na colorectal cancer or advanced adenoma. Ano ang mga sintomas at senyales ng colorectal cancer? Sa mga maagang colorectal cancer, wala itong sintomas. Ito ang aking nais bigyang diin. Maaagapan at magagamot ang CRC kung ito ay matutuklasan ng maagang lebel. Ngunit dahil sa ito ay walang sintomas sa simula, ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ang tinatawag na screening. Kung magkakaroon man ng mga sintomas, ito ay ang mga sumusunod. Pananakit ng tiyan, pagbabago ng dumi, maaaring tinitibi o nagtatae, dugo sa dumi, pagpapayat, pamumutla, pagbaba ng pula sa dugo ang tinatawag na anemia. Kapag nagkaroon ng mga sintomas na ito, nararapat agad na kumonsulta sa inyong doktor. Uulitin ko, huwag hintaying magkaroon o maramdaman ang mga sintomas na ito bago kumonsulta sa inyong doktor. Magpasuri para sa colorectal cancer kung ang edad ay 50 pataas. Paano tumutubo o nagkakaroon ng colorectal cancer? Ito ay nagsisimula sa isang tumor na hindi pa cancer. Ito ang tinatawag na polyp. Ito ay mula sa pinakaloob na layer ng balot ng malaking bituka na tinatawag na mucosa. Sa pagdaan ng panahon, ito ay maaaring hindi magbago o dumami o magbago ng anyo. Kadalasan, ang mga polyps ay harmless. Subalit, may mga polyps na lumalaki at tumutubo na pailalim hanggang sa umabot ito sa tinatawag na submucosa at ito na ang tinatawag na cancer. Kapag ang cancer na ito ay natagpuan o nakita ng maaga, mataas ang tinatawag na survival rate. Kapag ang polyp, bago pa ito maging cancer o isang tumor na nagsisimulang cancer, ay natagpuan at natanggal, maiiwasan natin magkaroon ng colorectal cancer. Magagamot ito at hindi na ito magiging dahilan ng ating kamatayan. Bakit mahalaga ang colorectal cancer screening? Maaaring makita
ng maaga ang colorectal cancer or maiwasan ang pagkakaroon ng colorectal cancer sa pamamagitan ng colonoscopy. Ang pagtanggal ng precancerous growth sa colon na tinatawag na polyps ay magpapababa ng pagkakataong magkaroon ng CRC. Ang tinatawag na screening by colonoscopy with polyp removal ay ang tanging paraan upang tayo ay makaiwas sa colorectal cancer bago pa ito magsimula. Ang colonoscopy ay isang napaka-epektibong paraan para makaiwas sa cancer dahil dito hindi lamang makikita ang polyps kundi maaari pa itong matanggal bago pa ito maging cancer. Paano ginagawa ang colonoscopy? Ang colonoscopy ay isang pagsusuri ng malaking bituka at tumbong. Ang pasyente ay maaaring gising o tulog sa pamamagitan ng pagbibigay ng gamot na anesthesia sa swero. Ang pasyente ay nakahiga na nakatagilid sa kaliwa habang ang may pampadulas na colonoscope ay ipinapasok sa bukana ng puwet papasok sa malaking bituka. Naipapasok pa ito sa dulo ng maliit na bituka at mula dito ay dahan-dahan itong inilalabas. Naglalagay ng hangin upang bumuka ang bituka at ito ay masuri ng mabuti. Ang scope ay tuluyang hinahatak palabas hanggang sa puwet. Ito ay kadalasang ginagawa as an outpatient procedure. Ang flexible sigmoidoscopy ay kahalintulad ng proseso ng colonoscopy, ngunit ito ay hanggang sa tumbong at sigmoid area lamang. Ito lamang ang sinusuri kaya ang prosesong ito ay mas maikli. Ito ang rekomendasyon ng Philippine Society of Gastroenterology and Philippine Society of Digestive Endoscopy tungkol sa CRC screening. Ang lahat ng mga taong may edad na 50 to 75 years old ay kinakailangang sumailalim sa CRC screening. At sa mga kasali sa tinatawag na high-risk group, mas maaga pa sa edad na 50 ay dapat na silang mag-screening. Sa mga higit na 75 years old, maaari rin silang sumailalim sa CRC screening depende sa pangangailangan ayon sa kanilang mga doktor. Ang mga alternatibong paraan ng CRC screening maliban sa colonoscopy ay ang fecal occult blood testing or fecal immunochemical test at flexible sigmoidoscopy. Ngunit, ang colonoscopy ay ang nirerekomendang paraan ng detection and management or treatment of pre-malignant colonic lesions. Mayroong mga maaaring pagpilian sa CRC screening test. Ang one step na siyang pinakamumungkahi o nirerekomenda ay ang colonoscopy. Sa mga lugar na walang colonoscopy o para sa mga taong hindi nais na sumailalim sa colonoscopy, sila ay maaaring sumunod sa two-step o dalawang hakbang na paraan. Ang unang hakbang ay ang fecal occult blood testing or fecal immunochemical test. Dito, nagbibigay ng sample ng dumi sa laboratorio at ito ay ine-examine kung mayroong nakatagong dugo sa ating dumi. Maari din itong samahan ng flexible sigmoidoscopy na ginagawa kada 5 taon. Kung ang fecal occult blood test or fecal immunochemical test ay magiging positibo sa dugo, o kaya naman ang flexible sigmoidoscopy ay may makikita o matatagpo ang polyps, nararapat na isunod agad ang second step. Ito ay ang colonoscopy. Gaano kadalas dapat na mag-CRC screening test? Kung colonoscopy ang napiling paraan, para sa mga edad na 50 pataas, ito ay dapat na ginagawa tuwing 10 taon kung walang nakitang polyp sa unang eksaminasyon. Kung two-step method ang napili, ang FOBT ay ginagawa minsan sa 1 taon, samantalang ang flexible sigmoidoscopy ay tuwing 5 taon. Paano naman ang mga itinuturing na high risk? Sila ay nararapat na kumonsulta sa doktor
dahil mas madalas na colonoscopy ang rekomendasyon sa kanila kumpara sa average risk na tao. Ang rekomendasyon ay nagbabago depende sa grupo ng high-risk patients. Sino naman ang tinatawag na high-risk group? Ito ay ang mga sumusunod. Mga taong may malapit na kamag-anak na maagang nagkaroon ng colorectal cancer or advanced adenoma. Mga taong mayroong familial adenomatous polyposis na isang namamanang sakit kung saan magkakaroon ng napakaraming polyps sa malaking bituka. Mga pasyenteng dating nagkaroon ng colorectal cancer or advanced adenoma at mga pasyenteng mayroong ulcerative colitis or Crohn's colitis na aktibo sa loob ng 8 hanggang 10 taon. Ang aking huling mga mensahe para sa lahat, ang responsibilidad ng iyong kalusugan ay nasa iyong mga kamay. Ang colorectal cancer ay isang maiiwasang cancer, kaya't kumonsulta na at makipag-usap sa inyong mga doktor tungkol sa colorectal cancer screening. Huwag nating ipagpaliban ang mga preventive health screening methods kahit sa panahon ng pandemya. Kaya mag-CRC screening na. Maraming salamat po.